Hi guys, ako nga pala si Nika. Ito ang Nick Creation Channel. So ngayon nga guys, no, pag-uusapan natin itong Wizardia. So isa to sa mga projects na aabangan natin ngayong year. Although hindi ganun kaganda yung market natin ngayon, di ba? Pero check din natin to kasi AAA project to. So well invested yung team dito. And at the same time, meron silang mga promotional campaign, mga activities, mga airdrop na baka may opportunity din tayo to earn something, di ba? And kung hindi mo pa alam tong project na to, so yun nga, pag-usapan lang natin yung mga high level information nito. And kung meron kayong mga questions din, yun, feel free to ask kasi kausap din naman natin yung mga developers sa project na to. Okay guys, so tingnan lang natin yung website nitong Wizardia, no? So kung titignan nyo naman guys, ano yung level ng graphics and kung paano ginawa yung website nila. Para sa akin, professionally designed tong website nila. And then yung mga elements, yung mga NFTs nga rin nila. So yan, mga 3D din talaga or realistic yung gusto nilang gawing art dito sa project na to. And for sure, 'di ba, yung mga ganitong klase ng mga art, so heavy yung efforts and time. So guys, so sabi dito, immerse yourself into the play to earn magic of Wizardia. So it's a play to earn online role-playing strategy game with unique NFTs at its core. Players get rewards from Wizardia by monetary investments. They also will be paid for time and effort investments into the game. Kapag tinignan mo kasi to, yung PVP and PVE nila, mas matindi lang yung mga graphics niya. Pero kung i-compare mo siya dun sa mga existing na mga projects, so yung PVP ay parang Axie rin yung style, no? Kasi nga, turn-based din siya eh. So ito yung player versus environment lang na style. Alright guys, so tingnan pa natin yung ibang information. So nakalagay nga dito, the game's a turn-based battler. RPG elements, character progression, artifact, upgrades, and crafting. So players obtain and upgrade wizards and use them to battle PVE and PVP in the arena. Actually, pag pumunta kayo sa white paper guys, makikita nyo rin dito yung mga parang inspiration nung project na to. Etong Battle Chasers, etong LOL story. So medyo familiar naman tayo dyan, Darkest Dungeon, and so on. Pero yung pinaka gusto rin kasi nilang bigyan dito ng pansin is yung RPG. So yung role-playing game. Kaya pwede mong i-upgrade yung mga wizards NFT mo dito and tumataas yung value nun. So kung naglalaro kayo ng Clash of Clans, di ba? Dati nga nabebenta pa yung account kasi nga the more you put time dun sa project, the more din na tumataas yung value nun. Kasi nagkakaroon din ng differences, di ba, in terms of strengths ng account na gamit. Magkakaroon din yata sila dito ng free to play, pero para lang as in matry mo yung game kasi yung target din nila dito is play to win, magkakaroon ng mga tournaments. So dito nga guys, makikita natin kung sino yung team behind this project and fully docs to, kalamihan sa kanila. Nagtrabaho din talaga sa mga known projects. Yung COO nga nila into digital marketing applications talaga sa mga Facebook, Shopify. Yung CEO naman more on mga project management talaga and end-to-end sa mga marketing and also. And alam naman natin gano'ng ka-crucial yung ano eh, yung team talaga behind the project. And kapag nakita rin natin na promising yung gameplay, yung efforts na nilalagay, kaya nga tinatawag na AAA yan eh. So andyan talaga yung mga investment ng oras, ng pera, ng effort. And kapag na pull off nila yun, medyo malaki din kasi yung possibility na maging successful yun. What if, alam mo yun, sa mga maraming mga games na lumalabas ngayon, baka may mag-boom ulit na mga AAA games. So hindi natin sure. Kaya make sure lang natin na if mag-invest tayo, no, yung mga project talaga na legit din talaga. And yung mga na-set aside lang din talaga natin na budget to risk and invest. And solid din kasi yung partners nito guys. Kita nyo naman dito yung mga known entities sa GameFi world tsaka mga venture capitals. So yung AU21 madalas nating nakikita yan eh. Yung ibang names kasi dito hindi rin ganun ka-familiar sa atin, pero like for example sa launchpads nila, itong Engine Starter, Trustwap, Rose On, so yan, nakikita natin yan na legit din talaga yung mga yan. And for sure, dumaan din talaga sila ng mga matinding KYC, no? Although, karamihan naman sa mga investment, talagang may mga risk din tayo na tinitake dyan. Exchanges,
So nasa pancake swap siya sa yung DEX niya, and yung CX niya Gate.io. So familiar naman sa atin yan, di ba? And hindi rin ganun ka karaming mga projects yung nakakapasok ng Gate.io. Kailangan din talaga dumaan sa KYC and kung meron man silang mga certain requirements. So ang total token sila 300 million lang comparing sa mga 1 billion, di ba? Ang hirap paangatin ng price. And ang current price ng token nila nasa 4.47 pesos. Okay guys, so eto naman guys yung Arena NFT, Genesis NFT. Nagbibenta sila niyan, tapos meron yung mga rounds kasi parang kapag nauna kang supporter nila, syempre mas mura mo mabibili yung NFT. Andito yata yan, ayan, pag round 1 ka, $125 lang. And then makikita mo yung mga returns niyan, annual percentage yield ba ibig sabihin nito. So parang yun nga, nasa 76% yun if ever na nakapasok ko yan sa round 1. Pero ngayon kasi nasa round 6 na tayo and meron pang 2,884 NFTs na natitira, pero ang price na yan nasa 300 na kasi habang nagmove sa lower round. So mas nagmamahal yung NFT, yung possible rewards mo for buying tong NFT na to kasi mag-automatic staking dahil nga ang game launch nito is sa quarter 4 pa ng year na to. So meron kang mga parang forecasted na return. Ito yung mga percentage. And then ito naman yung parang tokens na ma-earn mo per NFT. Parang what if sa price ng 0.12, so etong mga to, ito yung possible mo na kitain based on sa ilalabas mo na pera. So ganun lang. So syempre depende pa rin yun sa trust natin sa project, no? Kung tingin natin mas lalaki pa siya sa current value niya na 0.12, then pwede pang mas malaki yung makuha mong return in the future. May staking yan for a certain period of time. Pero sabi dito, NFTs unlock after Battle Arena goes live, which is, I think ito nga yung quarter 4 of the year. So ito guys, how can I earn with Arena Genesis NFTs? So yun nga, may automatic staking ka na before the launch. Tapos ito na yung pinag-usapan natin sa baba. And then passive income from every action within Arena after launch. So parang ano rin siya, no, yung Reventon, na kapag nag-launch na, meron kong Genesis NFT, lahat ng mga transactions na gagawin within the game, so may royalties ka. So it's either, alam mo yun, tumaya ka dito dahil naniniwala ka na maraming mag-embrace na game na to in the future, diba? Or syempre kung hindi ka naniniwala sa project, syempre hindi ka naman mapipilit na mag-join din dito. Right? So ang kagandahan pa dito guys, meron din silang kinreate na ano calculator ng revenue. Tapos ito naman, may discount. So sa NKC nga, isishare ko na lang sa description. So meron akong link na isishare doon. Tapos may 5% discount tayo if ever na gusto natin bumili ng NFT. And then ito, pag kinlink nyo yan, ay yung calculator nila. So for example, round 6 ka na nakapasok. So 300. And then bumili ka ng 1 NFT. Tapos sabihin natin na ano ba, tingin bullish ba kayo dito sa project na to? Eh yung kasi yung tanong dun eh. So sabihin natin na nagpoint ano siya, yung pinaka ano niya, realistic pricing niya na una, di ba, 0.12. And then ilang players ba yung tingin niya na pwedeng maglaro in the future? So yan, makakalculate niya. So halimbawa nasa 50, o sabihin na natin na mga 5k lang yung players. So pwede mo yan i-calculate. Right? So kapag nakabili ka nun, then may return ka na 4.5 or 4.6% na monthly ROI, which is around $13-14 per month. So ano pa yan ha? Ito pa yung mga minimum na sinet natin. What if ano yan, 0.2, diba? So tataas din yan for sure. And kung mas dumami pa yung mga players na maglalaro, kasi maglalagay din sila dito ng scholarship system. So the more na maka-increase nila yung players or ma-introduce na yung mga guilds dito sa project nila, so possible na dumami pa yung mga players. Pero yun nga guys, ano lang yun, assumption, diba? So depende pa rin talaga yan sa inyo guys kung bullish kayo dito sa project, lalong-lalo na naghihintay tayo ng mga AAA na projects. So dito kasi pwede rin kayong bumili ng Wizard NFTs kasi nga
kapag lalaruin mo yan, required yan na may tatlo kayo. So andito na rin yung mga pricing niyan. So yung iba sold out na eh. So pag bibili kayo, add to cart lang, diba? Check out nyo lang yan. So syempre connect nyo yung wallet nyo. Ito, kinunik ko naman yung wallet natin dyan and safe naman tayo. Move tayo dito sa staking. So yung staking nga guys, kung gusto nyo yung kung bullish kayo sa project na to, pwede kayo bumili ng token sa Git.io and sa PancakeSwap. Tapos connect nyo lang yung wallet nyo, lalabas na itong mga options na to. So iba-iba kasi yung mga return. So yun nga, pagka 12 months, so halos 114% yung babalik sa'yo. So times 1.14 yan. And then times 0.5 naman kapag 8 months, and then times 0.3 pag 4 months. Tapos itong nakikita nyo na percentage dito kasi may certain allocation lang sa kada pool. So parang 20,000 tokens yan. So ito yung percentage ng completion. Ito 9% pa lang. So meron pang 91% na available. So alam niyo naman yung concept ng staking, 'di ba? So important 'yan eh. So itong mga percent lang 'yan, siguro kung ilan yung hawak mong tokens, yung ilalagay niyo diyan. Pag 100 lahat ng hawak mo ilalagay niyo diyan. And nga nasa nakalagay dito BSC siya, although sa white paper powered siya ng Solana. So baka naman in the future may plano sila na ito i-cross chain. So hindi natin pa sure 'yun. Right? So kapag nag-stake din kayo dito guys, merong mga possible airdrop din and for the random winners, di ba? So merong 50 winners for $12,000 worth na mga NFTs, and then 100 winners naman for worth of $7,770 sa mga mag-stake ng 8 months. And sabi nila dito, the more you stake and the longer you stake, so pwedeng may mga better rewards pa. Alright, so let's move on. So ito nga guys, ang unang-unang mangyayari kasi sa nasa roadmap nila, parang this quarter or baka mamove sa next quarter. Yun nga, may tournament. So meron munang prize pool. So gusto kasi nila play to win talaga to. With, syempre, kailangan nila ayusin yung matchmaking nila para sure na, alam mo yun, talaga maging play to win talaga siya kaysa maging pay to win. So ilalagay nyo lang yung email na dito para ma-notify kayo kung kailan yun. And kung browser-based ba to or app-based or mobile-based, so hindi pa natin alam yun. Gumagawa sila ng mga high graphics talaga yung mga games nila. And then, compete and start winning with Wizard NFTs. So yun nga, kailangan nyo ng at least 3. Tapos kailangan nyo rin ng 100 Wizard tokens para maka enter kayo sa tournament. So yun kasi yung para magiging ticket nyo for 20 battles. Tapos siguro ira-rank nila yan. Sino yung mga nasa top 100,000 Wizardia tokens. So times 4, times 5, nasa half million pesos yung pamimigay nila dyan. Alright, tapos meron ding mga additional prizes. Itong Epic Petro Wizard NFT, tapos one Epic Wizard worth $777 and itong 1 year Wizard na worth $77. Tapos yung tournament rules na dyan, basahin nyo na lang yan guys. Kung interested kayo, and kung may mga familiar sa inyo, no, yung mga inspiration nila na game, so isa rin yan sa mga reasons kung bakit gusto natin pasukin yung ibang mga game. So PVE muna yung labanan sa tournament, ha? So hindi siya PVP. So irarank kayo doon based siguro sa mga na-achieve. So ito nga yung roadmap nila. So marami na silang na-accomplish since last year. So ngayon, ang aabangan na lang natin is yung tournament nga na target nila this quarter or baka mamove pa for the third quarter. And then magdadagdag pa sila ng CEX sa next quarter, global tournament, base building, tas yung marketplace for trading siguro ng mga NFTs and growing ng communities din. And eto nga yung sa Q4, so full game launch na nila, VR AR integration, mobile app and community 800k. So tas eto guys yung mga numbers. So Discord, meron silang 71,000 members. Telegram, 51,893. Twitter, 128,000. TikTok, 153,000. And sa mga email distro nila, so meron silang na-collect na 77,000 emails para i-encourage na sumali sa game.
Tapos para ma-avoid din yung scam, so yan, meron silang pang-verify ng mga link if associated dito sa wizardia.io. Ito nga yan guys, so lalagyan nyo lang. So nag-check-check din ako kanina eh. Yun, i-confirm nila kung okay ba yung mga links. Okay, tapos nandito rin yung mga official links nila. Kung gusto nyo rin na i-ensure, lalagyan natin yan sa description. And ito nga yung white paper guys, so pwede nyo naman yung basahin. Alright guys, so dito na nagtatapos yung video natin for Wizardia. And yun nga, i-share ko rin yung mga link na important para dito sa project na to, yung link ng project and yung discount if ever nabibigay ng NFT, and at the same time yung mga airdrop links, so merong dedicated nga sa NPC community and meron din para sa global community. So share ko na lang yun doon, and yun, try natin sumali, baka swertehin ba tayo doon sa mga pamimigay nila ng rewards. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.